Hello mga mi! So as promised, eto na, isi-share ko na sa inyo ang recipe ng aking cinnamon rolls. Inspired nga pala to from Chef Arvy's Cinnamon Rolls. Kinalahati ko lang yung ingredients niya, tapos isi-share ko sa inyo para mas madali nating maintindihan. So first, naglagay ako ng 500 grams na bread flour. Pwede rin namang all-purpose flour. Mixing bowl na yung ginamit ko rito ha. Tapos naglagay ako ng 1/2 teaspoon ng baking powder, 1/4 teaspoon ng salt, 6 grams ng instant dry yeast or pwedeng maging 6 to 8, 80 grams ng room temperature salted butter, 75 grams ng evaporated milk, 1/4 plus 2 tablespoon ng white sugar, 2 medium-sized egg, at syempre huwag nating kalimutan maglagay ng 100 grams ng water. Bali pagsamasamahin nyo lang lahat ng ingredients na nabanggit ko sa isang mixing bowl. Bali kagamit tayo ng mixer para i-knead niya yung ating dough. I-knead natin siya ng 15 to 20 minutes dun lang sa medium speed ng ating mixer. Kung wala ka namang mixer, pwede mo yung gawin na mano-mano as long as malakas ang braso mo. Do it for 20 to 25 minutes hanggang makita mo na maganda na yung consistency ng dough mo. So habang nasa mixer ang ating dough, gagawa na tayo ng filling. Bali, naglagay lang ako ng 113 grams na salted butter, 113 grams na brown sugar, 1/2 tablespoon ng cinnamon powder, pwede niyong dagdagan para mas malasa yung cinnamon, 1/2 cup ng raisins kung gusto niyo, at 1/2 cup naman ng chopped walnuts kung gusto niyo. Ako yung raisins tsaka yung walnuts, hindi ko na siya ginamit. I-set aside nyo lang muna yung filling, tapos balikan nyo yung dough na minimix natin or nininid natin kanina. So after natin siyang inid ng 15 minutes, ganito na yung itsura niya. Yan yung na-knead natin sa mixer, pero nininid ko pa rin siya for like a couple of minutes, siguro mga 2 minutes, para lang maging mas maganda yung consistency. Tapos bibilugin natin siya ng ganito. Pag nabilog na natin siya, maglalagay lang tayo ng shortening or kahit oil, cooking oil, dun sa ating mixing bowl. Tapos, papahiran din natin, pwede natin pahiran yung ating dough para nga naman hindi siya ma-stress habang nagra-rise siya mamaya. So, binalutan natin siya ng fats. Tapos, ilalagay natin yan dito sa ating mixing bowl. Importante na mabalutan natin ng fats yung dough natin, pati yung gilid ng bowl, para kapag nagra-rise siya, hindi siya ma-stress. Tapos, balutan lang natin siya ng plastic na ganyan or kahit tela at ilagay natin sa warm place for an hour. Tapos, pag nag-double na yung size niya, i-punch lang natin yung sa gitna para ma-release natin yung hangin and then i-knead natin. Bali, i-knead lang natin ng ganyan, ng bahagya, kasi ang gagawin natin ay ilalapat natin at ating i-roll. I mean, gagamit tayo ng rolling pin para gawin natin siyang malapad. So, yung ginagawa ko dito, pinapalapad ko na siya by rolling it like that, tapos, tsaka ako gagamit ng rolling pin. So, ang tandaan nyo, every time na gagawa kayo ng cinnamon roll or any pastry, syempre, nagagamit tayo ng dough, kailangan yung paghawak natin sa dough ay katamtaman o kaya malambing lang. Habang niro-roll natin siya or niro-rolling pin natin siya, huwag natin siya masyadong pwersahin kasi susunod at susunod din naman yung ating dough. So, nakikita nyo rito, kinakalmahan ko lang yung aking pag-rolling pin. Kung makikita nyo, meron siyang mga bubbles, yan ay yung sinasabi natin gluten na na-create na natin dahil nga pinag-rest natin yung ating dough. Yan yung pinaka-importante sa bread making. Tsaka yung part na yan, yung ginawa kong cinnamon roll na to, gustong gusto ko siya kasi napakaganda po ng pagkakagawa ko dun sa dough. So, nung nakikita nyo, ayan, medyo lumalapad na siya, ipa-flatten pa siya natin siya ng ipa-flatten. Palapad po talaga yan kasi nga, gagawin natin siyang roll mamaya. Makikita nyo kung anong gagawin natin. So, itong anak ko, medyo gusto niya talaga yung pagbibake, kaya hinayaan ko lang siya na makiroll dyan. Yan yung gustong-gusto niyang part, yung magro-roll siya ng dough. Pwede nyo rin itong gawin kung kunwari pang merienda lang, o kaya para sa isang gathering, tapos gusto nyo na may dala kayo na something na ginawa nyo. Tapos yung filling na ginawa natin kanina, yan na po yun. Yan yung nilagay natin sa buong dough. Tapos pag nalagay na natin siya sa buong dough, ang gagawin naman natin ay dahan-dahan nating iro-roll yung dough. As usual, dapat po yung paghawak natin ay very soft lang at katamtaman lang. Hindi po pwede yung nagmamadali kayo or hinahatak or binabatak nyo ng force yung ating dough.
So, kailangan very gentle lang. So, sa bandang huli, ikiklip nyo siya doon sa mismong dough. Yung dough, medyo ibabanat nyo lang siya ng konti para mahatak nyo. Pero, hindi dapat yung mabigat yung kamay. Kita naman ninyo yung mukha ng anak ko, diba? Takam na. So, pag napahaba nyo na siya ng ganyan at na-roll nyo na siya ng pantay-pantay, pwede na natin siyang hatiin. Balik, ganito po ang itsura niyan pag nakaharap sa inyo. Pinagdikit ko siya gamit lang yung aking daliri dahil parang kinukurot-kurot ko siya at pinagdugtong ko siya. Ngayon, itong dough natin, hahatiin natin sa gitna. So, bali meron tayong dalawa, diba? Tapos yung gitna na yun, hahatiin pa natin sa dalawa. So, sa bawat hati, meron tayong makukuwang apat na cinnamon rolls. Tapos, ito yung kalahati ng isang buo kanina. Hahatiin natin sa gitna, tapos makakakuha tayo dyan ng apat na cinnamon rolls. So, sa madaling sabi, yung cinnamon rolls na ginagawa natin kanina ay hinati natin sa apat at yung bawat apat na yun ay hinati pa natin sa apat. So, ang total is 16 cinnamon rolls yung nagawa natin sa isang recipe. Kumuha lang kayo ng isang baking pan tapos lagay nyo dun yung cinnamon rolls nyo. Pwede nyo siyang lagyan ng baking sheet para hindi siya dumikit doon sa baking pan or gumamit kayo ng shortening, lagyan nyo ng butter yung inyong baking pan. Bago ka ma-excite, hindi mo muna yan lulutuin sa oven. Ipaparest mo muna yan for 30 minutes. After 30 minutes, i-heat mo ng 325 Fahrenheit yung iyong oven at pwede mo na siyang i-bake. I-bake mo siya ng 30 to 35 minutes hanggang ganito na yung itsura niya. Kung titingnan nyo kanina, hindi nasasakop ng cinnamon rolls yung baking pan, pero dahil nag-expand pa nga siya after resting it for 30 minutes at lumaki pa siya nung nandun na siya sa oven at niluluto, ganito na po yung itsura niya. Na-occupy niya na yung buong space ng baking pan. So, ganito yung pinakakulay niya, mga miha. Sa lahat ng ginawa kong cinnamon rolls, ito yung pinakapaborito ko, kaya ito yung share kong video sa inyo kasi sobrang lambot at sobrang sarap talaga niya. Ayan, ang init pa. Yung unang attempt ko kasi nito, medyo malaki yung pagka-cut ko ng cinnamon rolls kasi hindi ko nahati ng tama yung recipe. This is my second attempt at nakuha ko na yung gusto kong itsura at gusto kong size for a cinnamon roll. Kung gusto nyo ng toppings, gagawa lang tayo ng 113 grams na cream cheese, 30 grams ng salted butter, at 30 grams ng powdered sugar. Tapos, pwede nyo na yung ibuhos on top of your cinnamon roll. Pero kasi sa akin, mas gusto ko yung cinnamon roll ko na konti lang yung toppings or halos walang toppings talaga. Kaya ang ginawa ko, ginilagay ko siya sa piping bag at ginawa kong ganito. Choice nyo yan, mga mi, kung ano yung gusto nyo sa isang cinnamon roll. Kung may chopped walnuts ba, kung may raisins ba. Kung may cream cheese toppings ba o wala, nasa sa inyo yun kung saan nga kayong masaya, sabi nga ni Chef RV, diba? And then, pwede nyo palang gamitin yung ganitong clamshell na lalagyan kung gusto nyo siyang ibenta. Kung gusto nyo lang siyang ipamigay or gusto nyo lang siyang ipangregalo, pwedeng-pwede naman. At kung balak nyo naman siyang ipambenta, bibigyan ko kayo ng example costing para dito, pero sa YouTube channel ko. So, make sure to follow and subscribe to my YouTube channel. Yun lang, mga mi, sana naintindihan nyo yung step-by-step process at sana ay makagawa rin kayo. Happy baking!